ang nakikipaglaban para sa mga kapatid, para sa mga LGBTQ+. Ay, huwag niyong botohin si Geraldine. Ah, hindi nga niya alam kung anong CR siya papasok. Ayaw ng Diyos sa katulad niya. Yun ang medyo nasaktan ako. Alam mo ha, forgive me Lord ha. Sabi ko, sige nga Lord, biyayaan niyo sila ng anak na LGBT. Kailan naman natanggap ng parents mo na, ay, confirm? Isa pa yan, pinagigigilan ko. Anong sinabi niya sa'yo? Hindi namin kayang tumanggap ng mga ganyan tao dahil makasalanan sila. Sabi ko, Daddy, ba't ganito? Hirap na ako. Would you like to see a psychiatrist? She first time to kukwento, no? I was subjected to ritual rape. Pinindaw na nila ako sa sahig, tapos isa-isa silang pumapatong sa akin. Ba't ka naiiyak? Isang karangalan para sa akin na ma-meet ang nakikipaglaban para sa mga kapatid, para sa mga LGBTQ+. Kasama na po ako doon. Siyempre, ang Congresswoman sa 1st District ng Bataan, Congresswoman GBR or Geraldine Roman. Hi, hi Kong! Hello, Oji. Welcome to Bataan. Oo, ano tinamo naman ang tinig ni Madam, diba? Babaeng babae. Kanun ba? Diba? Pero ikaw, nangarap ka maging broadcaster. Yes. Mm-mm. I studied to be a journalist sa Spain. Oo, mm-hmm. Kasi talagang ina-idolize ko nga nung araw si, well, at that time, si Tina Monzon Palma, dyan na paghahalata edad natin. Oh. And recently, of course, Miss Karen Davila. Oo. Oh. Sa May Puhunan. Kaya ang kinuha mo nung araw na course ay journalism? Actually, ang first course ko sa UP was European languages. Mm-hmm. Kasi mahilig ako sa mga foreign languages. Major in Spanish. So after I graduated, nakakuha naman ako ng scholarship to study in Spain. At pinili ko naman journalism kasi I love writing. So diba? Hindi mo na-practice ang iyong natapos? Na-practice ko naman sa Spain. Kasi I lived there since I was 23 years old until nag-44 ako years old. So I worked in the Spanish News Agency. So marunong ka mag-Spanish, sanay at ano, yeah, fluent. Yes, yes. Wala ka naman choice eh, pag naninirahan ka sa Spain. You really have to know and learn the language. It's what you use every day. So, pati sa pagsusulat, nagagamit ko yan nung nasa Spain ako. Oo. Pero ikaw, nung kailan mo na-discover na babae ka pala? Ay naku, bata pa ako. Actually, wala pang labels. Basta alam ko nung bata ako. Ang laro ko nun eh, mga Barbie dolls. Kasama ko yung mga girl cousins ko. Mm-hmm. Chinese garter. Eh, ganun talaga ako. Hindi ko alam na, ay, dapat for women only yan, for girls lang. Basta alam ko, enjoy ako doon. Yun ang natural sa akin. So, nung nalaman niya ng parents mo, ng family mo, na parang iba si GBR, parang hindi siya kakilos ng iba niyang brothers. Well, iba tayong henerasyon nung araw. Actually, maswerte nga yung mga present day generations, no? Na more or less, malaki yung awareness, may acceptance. Pero nung henerasyon natin, medyo conscious yung mga fathers, no? Lalo yung father ko, macho politician siya nun eh. Oo. Pero alam mo, the strange thing is, tinanggap niya ako. Although, nahahalata ko, pasimple lang siya. Ang gagawin niya, minsan isasama niya ako sa tennis, minsan in-enroll pa niya ako sa isang gym para mag-bodybuilding. Hindi, totoo. Ayun, nagka-crush ako dun sa instructor. Tapos, pasimple lang. Pero never niya ako sinasabihan, huwag ka maging ganyan. Uh-oh. Basta, para bang tinutungo niya ako dun sa ibang interests. Uh-oh. Na normally male, no? Pero he let me be. Hindi naman niya ako pinigilan dun sa interest ko. Kailan naman natanggap ng parents mo na, ay, confirm? Yung confirmation galing sa akin. Eh. Kasi nga, Ateneo ako, all boys school. Hindi ko kinakaya yung pressure kasi, alam mo naman, mga teenagers, di ba? They can be very cruel. Nutokso ako, ganyan. Although, na-control ko yan dahil nag-excel ako sa academics. Pero yung personal dissatisfaction ko na ang isip ko, ang puso ko babae, pero ang katawan ko nagiging lalaki. Hindi ko kinakaya. Kinausap ko daddy ko. Sabi ko, daddy, ba't ganito? Hirap na ako. Ine-expect ng lahat, umastang lalaki ako. Pero hindi talaga yun
ang natural sa akin eh. Hindi ko kayang magpanggap. Tapos tinanong niya ako, "Are you gay?" Tapos sabi ko, "I think I am." Kasi nung panahon na yon, hindi pa namin naintindihan. Konti lang, di ba? Ang nakakaintindi dun sa transgender o yung transsexual pa ang alam nun. Basta alam, pag medyo mainin ka, bakla ka or gay. Nung inamin ko na I think I'm gay, yun, medyo umiyak ang dad ko. Kasi syempre, I guess, bilang ama, you still hope na hindi totoo ang suspicion mo. So ang tanong, ano gagawin mo? Tatanggapin mo ba o hindi? Ano sinabi niya sa'yo? Sabi niyang ganun, "Would you like to see a psychiatrist?" Pumunta naman kami sa psychiatrist. Tapos... Ba't sa psychiatrist ng ending? Kasi nung panahon na yun, they think it's a psychological disorder o baka it's only a phase. Mm. Now you will outgrow. Lilipas din sa'yo yan. Mm. Baka magbago. So he needed professional confirmation. Yeah. Mm. O ito naman ang sabi ng psychiatrist. Ganyan ka na talaga. You just have to deal with it and make the most out of it. Mm. At yun naman ang ginawa namin. Basta siya, support sa pag-aaral ko, advice, tapos love. During your school days, sa Ateneo, bullying. Oh yes, naka-encounter. Hula na nung high school. She first time to kukwento, no? But water under the bridge na to. And I've forgiven kung sino man sila. In fact, they've asked for forgiveness. I'm just telling this, hindi para sumbatan sila. But for closure na rin, I was subjected to ritual rape. Scouting class, turno-turno kami sa pagbibigay ng command. So, nung turn ko, nadudun ako sa podium, walang sumusunod sa akin sa mga commands ko dun sa scouting class. Ano? And the next thing I knew, merong apat na akong classmate. Pinindaw na nila ako sa sahig, tapos isa-isa silang pumapatong sa akin. Hindi naman yung actual rape, it's ritual rape. And parang power play lang yun eh sa mga kabataan. Ano? Parang initiation, ewan ko ba? At that moment, nagdadasal ako. At dun ko na-confirm talagang medyo tama-tama dumaraan yung aming guidance counselor. Suspended silang lahat. Oh, but you know what? I've forgiven naman eh. And I understand, boys can be very cruel, especially at that age, di ba? But that opened my eyes to the world of discrimination talaga na. Ganun talaga pala ang buhay ng member ng LGBTQ. Ganito siguro yung kinatatakutan ng mga magulang ko. And exclusive school na yan, ha. Pero alam mo, mga paring Jesuita dun sa atin na yung mababayad. From then on, naging protege na nila ako. Rinotektahan na nila ako. Tapos in-advise na nila ako, "Naku, kailangan mag-excel ka sa academics para respetuhin ka ng mga classmate mo." At ginawa ko naman. At nirespeto naman ako, tinanggap ako ng mga classmates ko. In fact, very, very supportive sa akin mga classmates ko. At saka yung four individuals na yun, humingi na sa akin ng tawad. Matagal na napatawad ko na. Pero yun, nagdulot sa iyo ng trauma. Not really. Maybe before. But now, parang I look at that incident as something na nagbigay sa akin ng character at saka strength. Naging mas malakas akong tao dahil doon. Pinatibay ka nung pangyayaring yun. And that's a thing of the past. When you forgive, you release na everything. Let go ka na. Nabanggit ko nga lang to, Oji, dahil sana ma-realize ng mga parents that bullying in all forms can happen even in the best schools. And that time, hindi ka nagsumbong sa dad mo? Hindi. Hindi. Kasi ayoko na siyang mag-worry pa eh. Dadagdagan ko pa ba yung pag-aalala niya sa akin? Sabi ko, kakayanin ko to. Anyway, sinuportahan naman ako ng mga paring Jesuita. So, wala na. Hindi na naulit yun. At syempre, dahil naramdaman mo na babae ako eh, pero parang may kulang at may sopra. Well, nung college ako, sa UP naman, iba na syempre ang atmosphere. You meet people from all walks of life. Mayaman, mahirap, social, simple, matalino, hindi masyadong matalino. Lahat ng uri ng tao naroon. Pati na rin ang mga trans people like myself. Noong nakita ko na, uy, meron palang mga taong katulad ko, feeling ko, I'm valid. We're part of society. It's not something na napaka-rare o isang sakit na kala mo wala ng lunas. Hindi to'y sakit. It's being true to yourself. Nagpapakatotoo sila. Nagpapakatotoo rin ako. Bakit ko pipigilan kung ano'y nanggagaling sa puso ko? So UP was eye-opener for me. Kasi iba na mentalidad doon ng tao. Mas progressive, mas advanced, mas liberal. So after college, nakatanggap ako ng scholarship sa Spain. Yun ang talagang liberating experience. In Spain, lahat ng tao, they were expecting me na kumilos na bilang babae, kung ano'y nakikita nila. And that felt good kasi hinayaan nila ako magpakatotoo sa sarili. And marami akong maniligaw na.
True. Kaya nga lang syempre nag-iingat ako kasi hindi nila alam yung kwento ko eh. Hindi nila alam yung background ko, yung life story ko. Uh-oh. So may halong takot. There were times na kwento ko. Pag alam ko medyo nagsiseryoso na yung lalaki, pinapakilala na sa akin yung pamilya nila. And I would say, tell the whole story. Tapos yung person na yon hindi niya tinanggap. Sabi niya, I respect who you are. Kaya nga lang, gusto ko magkaroon ng anak. Tapos malungkot siya, tapos hiwalay kami, ganyan. Pero meron naman ako naging boyfriend na tinanggap niya. Sabi niya gano'n, as far as I'm concerned, babae ka. So, masaya. Kaya nga lang, hindi pa kompletong happiness ko nun. When you say hindi kompletong yung happiness? Eh, kasi nga, pag uwi ko sa bahay, pag wala na akong damit, may sobra. So, sabi gano'n ng mga kaibigan kong babae, Geraldine, isang step na lang, happy ka na. Pwede na tayo mag-beach. Pwede na tayo magpunta sa public swimming pool nang hindi ka natatakot. Pwede ka na makipag-date nang wala ka nang tinatago. Sabi ko, ano yung sinasabi nyo? At yung magpa-sex reassignment surgery ka, tignan mo tong actress na Espanyola. Sabi ko, why not nga ba? So, sabi ko, go for it na kaya. Ayun, tinawagan ko ang father ko, tapos sinamahan niya ako. Pinunta niya ako muna sa Spain, tapos sabi niya gano'n. Pati tayo pumunta sa New York. Kasi nandun yung kuya ko eh. Doktor ang kuya ko. Nag-internship siya sa New York. So, we went to New York and through the help of my brother, kumunta kami ng isang surgeon na nagsispecialize sa sex reassignment surgery, ang tawag dyan. Mm-hmm. Ang tawag dyan is sex reassignment surgery or gender confirmation. Kasi, ang gender mo is what you feel and think you are, no? Kino-confirm lang ng surgery kung ano talagang nasa loob. Eh, ang puso ko at isipan, babae. So, isusunod natin ang katawan mo. At kinaya naman, kahit papano. Of course, I cannot give birth, pero marami rin namang babaeng hindi pwedeng magkaroon ng anak. They're not less women. So before the surgery, bago ka bigyan ng go signal ng surgeon, sasabihin niya sa'yo, punta ka muna sa psychotherapist para confirm na talagang meron kang tinatawag na gender dysphoria, meaning yung isip mo at puso mo sa babae, pero katawan mo, lalaki. Or isip mo at puso mo, lalaki, katawan mo, babae. At you're very uncomfortable about it, ayaw mo ng ganun sitwasyon. So, pumunta ako sa psychotherapist. Usually, it takes a year. Mahabang panahon yan eh, na ina-analyze niya. Pero, in my case, 4 sessions lang kami. Go na. Approval na. Kasi namumbuhay na ako bilang babae sa Spain. Ganito na yung itsura ko. Noon pa man. Sabi niya nga, I have no doubts you are a true trans woman. Pero sa ngayon, si GBR ba ay my boyfriend? Revelation, revelation. I had a partner for the longest time, 25 years. Espanyol, mabait na tao, si Alberto. And before the pandemic, okay kami. Kaya nga lang nagkaroon ng pandemic. LDR, hindi kami nakikita, hindi ako pwede magbiyahe, hindi pwede magbiyahe. Kahit papano, hindi nag-survive yung relationship namin. But we're still friends. We're still friends, we're still in touch with one another, and we love one another. 25 years pa naman. Kaya nga lang, sabi ko nga, I cannot make him happy. In Spain when I am here in the Philippines. I have to respect his decision to be in his home country. Kasi dun siya happy eh. Pag mahal mo ang tao, gusto mo kung saan siya happy. Sasabihin ko na rin in Spanish para kung sakaling marinig niya. Si quieres una persona, quieres que sea feliz. Sea donde sea. Y tu felicidad personal no importa. Importa más la felicidad de la otra persona. Mas mahalaga yung happiness ng isang tao kasi your own happiness. Ba't ka naiiyak? Kasi mahal ko pa rin siya. Mahal ko siya. But I guess, not in that sense anymore na romantic. Mahal ko siya as a person. I don't know, as a brother, as a friend. I don't know how to qualify it. Basta alam ko, I wish him happiness. It's 25 years, Audrey. Siyempre, when I speak about that person, maraming memories, maraming pinagsamahan. Pero sabi ko nga, he belongs to a different chapter in my life. Ganun lang yun. You're happy for him. Pero, oh, yeah. Pero ikaw, deep inside. I'm not hurting. It's just, tears of nostalgia, tears of, let's say, meron bang goodbye na masaya? Wala, di ba? So, ganun lang yun. I'm happy for him. Merong tears ng panghihinayang din. Sana hindi nagkaroon ng pandemya. Sana kinaya namin. But almost 3 years nang hindi nakikita. Manaka-nakang visit ko doon. People grow apart. And things happen for a reason. Ganun lang yun eh. So bukas ang puso mo ngayon para sa ibang
gustong mangligaw sa iyo? Meron bang magkaka-interest pa sa akin? Please send your 2x2 ID picture plus your resume. Tapos jump shot. And jump shot. Sana merong kumatok po naman sa pintuan ng aking puso. Baka nga meron, ano? Hindi ko lang napapansin. Kasi hindi kasi ako sanay sa manliligaw na Pilipino, eh. Oh, hindi mo naisip na bago ka magpa-sex change ay mag-anak ka muna, gano'n? Ay, alam mo, bata pa kasi ako nun. Pag gano'n ka bata, hindi mo pinaplano yung long term na, ay, mag-aanak ako gano'n. Parang importante lang sa akin nung panahon na yon, maiayos ko at ma-align ko yung puso, isip ko at saka katawan ko. Mm-hmm. Yun lang ang naiisip ko. Pero kung akong tatanungin mo ngayon, may panghihinaya. Sana nagtabi ako ng sperm. Oo nga. Sana, sayang ang lahi ko, no? Matalino ka pa naman. Eh, bueno, sabi ko nga, things happen for a reason. Di man ako nagkaroon ng biological children. Parang anak-anahan ko na rin yung mga constituents ko. I know it's a cliche, no, na madali sinasabi. Ikaw ang ina ng unang distrito ng Bataan. But it's true. Lahat ng pangangailangan nila lang, naglo-look out ka. You look after their basic needs. Pagkain, gamot, pag-aara, lahat iniisip mo para tugunan yung mga pangangailangan. Oo. Pero sa totoo, bakit mo naisip nung una na tumakbo bilang congressman sa Bataan? Yung totoo, wala talaga sa plano ko maging public servant nung araw. Tahimik ang buhay ko sa Spain. Masaya ako, nagtatrabaho doon. From time to time, nagbabiyahe kami sa Pilipinas, kasama ng partner ko noon. But in 2012, yung father ko na-diagnose ng fourth stage emphysema. So nung nagkasakit siya, I said, alagaan kita dati. Eh, hindi gumagaling. Nung panahon na yun, congresswoman ng mother ko. So, nakikitulong-tulong lang ako dun sa district office, no? Hinahandle ko pa nga dun yung mga cases ng agrarian reform. Yung mga land disputes kasama ng mga agrarian reform beneficiaries, mga magsasaka na humihiling ng kanilang sariling lupa, no? Mula sa pamahalaan. Tinatanong ako ng mga tao, hindi ka ba susunod sa yapak ng magulang mo? Sabi ko, parang hindi eh. Kasi ang ginugroom nila nung araw, yung brother ko na lawyer, na si Attorney Tony Roman, no? In fact, siya ay mas interesado talaga sa politika. Pero nadudun yung pagkakataon, maraming humihiling sa akin. Umiikot ako, nakakausap ko yung mga tao, kinukwento nila ang problema nila. At maganda doon, marami akong idea na galing sa Spain. Kasi alam mo, ang ugali ng Espanyol at Pilipino, hindi nalalayo. So for every problem, for every situation, laging binabalikan ko yung experience ko sa Spain o sa Europe. Tapos sinasabi ko, kung kaya nila, kaya rin natin sa Pilipinas. So sabi ko, pwede ako maging lawmaker. Why not? So tinatanong ako ng daddy ko rin nung panahon na yon, ano bang kahulugan ng buhay mo, Geraldine? Ako, wow, heavy mo naman. Alam mo pala, OG, pag ang isang tao malapit ng mamatay, marami kayo yung mga intimate conversation. Para ba siyang naghahabol ng panahon para sabihin ko nang dapat nang sabihin. That was the time nung inaalagaan ko siya, sasabihin niya, alam mo, Jerry ang tawag niya sa akin. I'm proud of you. Nung araw, medyo worried ako sa'yo dahil ganyan ka nga. I'm proud of you. And tinanong niya ako, what is the meaning of your life? So, what do you mean? I mean, like, may trabaho ako, may bahay ako sa Spain, nakabili akong kotse, may partner ako noon, nakakabiyahe kami, nakaka-shop ako. Ano pa bang gusto mong meaning in life? Wala kang anak eh. Saan pupunta lahat yan? Anong purpose mo sa buhay? So, what do you want me to say? Sabi niya ganun, habang ang buhay mo umiikot sa sarili mo, walang tunay na kahulugan ng buhay mo. You have to be of help to other people. Dapat maging positive influence ka sa buhay ng ibang tao. Yun lang ang magbibigay sa'yo ng tunay na kahulugan sa buhay. So sabi ko, tamang-tama. Merong opportunity. Subukan ko. Kaya nga lang may warning. Pero kung gusto mo maglingkod, humanda ka. Dahil maraming tao ang tutulig sa sa'yo, insultuhin ka, gagawing issue ang gender mo. At true enough, nung tumakbo ako, yung mga katunggali ko nung panahon na yon, they would make an issue of my gender. Pinagtatawa na nila ako in public. Sinasabing nga na, ay, huwag niyong boto yan si Geraldine. Ah, hindi nga niya alam kung anong CR siya papasok. Ako naman sasagutin ko, Diyos ko, sa ganda ko nito, papasok ba naman ako sa CR na lalaki din nagkagulo kayo? O, di ba? Ina-joke-joke ko ba? Yung sa entablado yan. O, sa entablado. And then they would even say, naku, huwag niyong boto yan si Geraldine kasi wala yung aasikasuhing issue kundi LGBT issues lang. Which is not true. Alam mo, marami akong batas na final at pinasa na wala namang kinalaman si LGBT.
Batas para sa mga veterano. Batas para sa mga magsasaka, mga students, education. Batas for practical things in life like yung mga salasalabat na mga kawad ng kuryente. Marami akong batas. Ang LGBTQ law ko nga lang masasabi is yung SOGI Equality Bill, which is simply an anti-discrimination bill. Insultin din ako nung katunggali ko noon, sabihin ganun, ayaw ng Diyos sa katulad niya. Yun ang medyo nasaktan ako. Kasi ang sabi ko, anong karapatan meron sila para husgan yung relasyon ko sa Diyos? Diyos ba sila? I mean, at peace ako, nananahimik ang konsyensya ko. Bakit nyo panghihimasukan yan? At sasabihin nyo na ayaw ng Diyos sa katulad ko. Nabasa nyo ba ang puso ng Diyos? Napaka-assuming naman nila para manghusga ng ibang tao. Perfect din ba sila? Basta alam ko hindi ako gumagawa ng masama. Malinis ang hangarin ko. Nagdadasal ako. At nararamdaman ko ang pagmamahal ng Diyos sa akin at sa LGBTQ+ community. So nobody has the right to judge the LGBTQ+ community. Hayaan mo sila. At yun naman ang mensahe ko. Kapag merong isang qualified na LGBTQ+, bakit natin kailang pagkaitan ng trabaho yon? Tao na yun. Bakit? Sabing ganun ng ibang very conservative religious groups. Eh kasi hindi namin kayang tumanggap ng mga ganyan tao dahil makasalanan sila. Kahit na qualified, di pa pwede. Bakit? Meron bang nakakahawang sakit? Bakit? Hindi ba gagawin yung trabaho? So ano dahilan mo? Yung religious beliefs nila. Bakit? Turo ba ng relihiyon na magsino ka, mag-discriminate? Hindi ba nila alam na kapag ikaw nag-discriminate sa isang tao, pinagkaitan mo ng trabaho, hindi lang yung taong yun na apektado, pamilya niya, magulang niya, mga kapatid niya. Dahil maraming LGBTQ+ ang breadwinner, di ba? Pagkakaitan mo ng trabaho. Alam mo ha, forgive me Lord ha, pero sometimes pag ganyan ginagamit pangalan ni Lord para mag-discriminate, sabi ko, sige nga Lord, biyayaan nyo sila ng anak na LGBT. Hindi lang yung simpleng LGBT ha, yung matinding gay, yung matinding lesbian, para maramdaman nila, magkaroon sila ng empathy, maunawaan nila kung saan tayo nang gagaling. Kasi ang dali-daling mag-judge eh, kung wala ka sa lugar ng taong ginajudge mo eh. Yung mga sinasabi ng mga tao na religious freedom ko kasi mahalaga eh. Bakit ang feeling mo pag nag-discriminate ka, mas banal ka na ngayon at kalugod-lugod sa mata ng Panginoon? Diba mas kalugod-lugod? Kung isang tao kahit tiningin mo sa kanya makasalanan siya, ay yayapusin mo, bibigyan mo ng pagkakataon. Hindi ko talaga maunawaan eh, yung ganyang mentalidad na feel you are holier by discriminating against other people. At palagay mo, karapatan mo yun. Meron kang sinasabing religious freedom. Masakit tanggapin yun. Kaya wala kang pahinga sa pakikipaglaban para sa mga LGBTQ. No? Bakit ako susuko? Oo. Habang merong isang kaso para ng diskriminasyon, habang nasa kongreso ako, kahit wala ako sa kongreso, tatawag ako ng tatawag ng pansin ng mga ating mga mambabatas. Mm-hmm. Sa pangangailangan magkaroon ng batas para protection ng LGBTQ+ community at lahat na ng grupo na naaapi. Mga marginalized farmers, yung mga agrarian reform beneficiaries na ang tagal-tagal nang iniintay ang hustisya para makamta ng kanilang mga lupang dapat sa kanila sa lalo ng batas. Ang mga kababaihang naaabuso sa pamamagitan now, ang uso ngayon, cyber violence, pinapahiya sa social media. Para sa mga PWDs, mga senior citizens, children with autism, meron na ba tayong batas para sa mga children within the spectrum? Wala eh. Kaya sinusulong ko yung National Autism Care Act. Kasi kailangan ng mga kabataan. Meron ako actually pamangkin sa loob siya ng spectrum. And I see kami may kaya kami, nahihirapan na kami. Kasi hirap pumamit ng professionals, medyo mahal ang therapy. Paano yung maraming bata na walang kakayahan? Kailangan natin sila tulungan. Pero alam mo, no, itong pagpasyal ko sa bahay mo, no, ang dami mong santo. O madasalin ka, relihiyosa ka. Ano tao siya? Lang ako, makasalanan. Pero reaching out to God, kasi God has been so good to me. God has blessed me so much. There are things that I would change, Oji. From time to time, tinatanong ko si Lord, Lord, bakit mo ako ginawang trans or LGBT? Sana naging normal na lalaki na lang ako, normal na babae. Siguro ako normal akong lalaki. By now, simple lang ang buhay ko. Katulad ng kapatid ko. Baka meron akong lovely wife. Baka meron akong beautiful children. Baka politiko na ako. Pero complicated ang life ko. Kahit ganun ang tanong ko sa Diyos, napapamukha naman sa akin yung blessings na dumarating. Yung mga opportunities. At isa lang ang reading ko doon. May dahilan kung bakit ako Geraldine Roman. May dahilan kung bakit ako trans woman. At meron akong pinaglalaban. Para sa pinapaniwalaan ko, bahagi ng mission ng Diyos para sa akin. Na ipagtanggol ang mga LGBT, ang mga farmers, lahat na naapi, ayoko may naapi. Ayoko na may nadidiscriminate. Kasi gusto ko patas lang eh. Patas na treatment para sa lahat ng tao.
So yun ang akin. So I'm blessed, so I should be a blessing to others. Right? Pero ano ba yung paniniwala nila nung, o ng ibang politiko kaya hindi siya maipasa eh, dahil kasi yung same-sex marriage daw kasama doon. Ang laki ng kasinungalingan yan. Uulitin ko, ang SOGIE Equality Bill ay hindi same-sex marriage. Suyurin mo man ang bill, wala kang makitang provision that will allow same-sex marriage. Isa pa yan, pinanggigigilan ko. Bakit kailangan ko pang gumamit ng mga kasinungalingan para takutin ang sambayan ng Pilipino para hindi suporta na SOGIE Equality Bill? Hindi po ito same-sex marriage. It's as simple as makapagtrabaho ng isang LGBT, makapag-aral, tumanggap ng serbisyo mula sa pamahalaan, makapasok sa mga public establishments tulad ng restaurant. Kasi may mga kaso ng mga trans women. Dahil trans women sila, ayaw papasukin sa restaurant. Kala mo, may sakit. Malinaw na diskriminasyon yun. Kaya nga lang walang batas. Ito lamang ang SOGIE Equality Bill. Paglaban sa diskriminasyon. It could happen to anyone, hindi lang LGBTQ+. Yun lang ang pananawagan ko sa mga senador. Huwag niyong hayaang upuan ang SOGIE Equality Bill sa Rules Committee. Gamitin nyo, alam namin meron kayo ang katalinuhan at kakayahang magpag-argue, makipag-debate para defensa ninyo yung mga ideya. Pag hindi nyo ginamit yan, I'll think twice. Oh. Since madasalin, everyday ka ba nagro-rosaryo? Ano na yun? Force of habit na rin siguro. Ang rosary kasi sa family namin talagang nandoon ever since. Lalo dito sa amin sa Orani, ang aming patrona is Our Lady of the Rosary. Talagang rosary town kami. Basilica pa nga yung aming town. Eh. Parang manawag siya ng Central Luzon. At ang bahay namin, tabi ng simbahan. No? So, doon tayo mumugot ng lakas, di ba? Hindi madali ang buhay. Maraming challenges. Although I recognize, mas maraming buhay ang mas mahirap. Mas maraming challenge. Pero nakakatulong ang pagdasal. Ano ang message ni Ms. GBR, ni Kong GBR, sa mga badin, sa mga LGBTQ? Ako sa mga kapatid natin na sa LGBTQ+ community, be your best self. Put your best foot forward. Dapat shine tayo, excel. Maging positive influence tayo sa ating community. Pakita natin yung ating kakayang mag-ambag ng something positive sa lipunan. Magmahal tayo ng totoo. Gumalang tayo sa ibang tao kasi we demand respect. We should also give respect. At lagi niyong alalahanin. I know it's unfair, pero kapag umiikot tayo sa lipunan, daladala natin yung bandera ng LGBTQ. Kumbaga, pasan natin yung bandera na yan. Kasi pag ang isang lalaki nagkamali, sabihin mo, nag-estafa siya. Nanloko siya sa pananalapi. Ang sisisihin lang yung lalaki ng lipunan, di ba? Pero kapag isang LGBTQ ang nag-commit ng estafa o fraud sa pananalapi, sinusumpa mo. Sinusumpa na ang tanang kabaklaan. Bakla kasi, kaya ganyan, manloloko sa pera. Kapag ang isang babae naging sinungaling, siya lang ang sisisihin. Pero pag ang isang LGBTQ ang nagsinungaling, sasabihin, kasi kaya sinungaling yan, LGBTQ. Diba? So, sakit, diba? Nilalahat. So, it's really unfair. Pero walang mawawala sa'yo kung magpapakabuti kang tao, magpapakatotoo ka, magmamahal ka ng totoo, gagalang ka sa iba, re-respeto ka ng maayos, and you become your best self.